And so what's up mga kasilip? It's me again, your friend, your kasilip, Kasilip Alex, and welcome to the lockdown episode of my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo paano magayos na sirang lubid kagaya nito sa pamamagitan ng teknik na kung tawagin ay box splice. Ang box splice ay ginagawa upang mapigilan na tuluyang masira ang mga lubid nating pinutol gaya nito. Okay guys, huwag natin matagalin to. Samahan nyo ako hanggang sa dulo ng ating video. At ituturo ko sa inyo ang tamang paraan sa paggawa ng box splice. Okay guys, umpisa na natin. Ang gagamitin natin sa paggawa ng box splice ay nylon rope. So, first step is pantayin nyo po muna yung mga lubid. Ang iba po, gumagamit ng tali o tape dyan, dinalagay dyan sa bandang yan para hindi po siya umunos ng diretso o bumuka. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay actual na kung saan hindi na natin kailangan gumamit ng sising tape or sising wire. Alright, second and third strand yan. 1, 2, 3 strands. Yan ang ginagamit nating material ngayon. 3 strand nylon rope. Ito yung number 1, ito yung number 2, number 3. Okay. Magiging mabusisi tayo dito mga kasilip para hindi na kayo kailangan magulit-ulit pa. Kalimbawa nalilito kayo. Ito yung first strand. Bali, sa first strand, ipapatong mo siya sa second strand. Yan, na hindi na apektuhan yung third strand. Tandaan nyo ha, sa ibabaw ng second strand na hindi na apektuhan yung first strand kasi dito natin ito ilalagay mamaya. Balik, ulit tayo, ulit. Yan, wag dyan sa ilalim, wag dyan sa ilalim, hindi dyan, sa ibabaw ng second strand. Pag naipatong na natin, make sure na hindi na apektuhan yung third strand ha, ipatong din natin yung second strand hindi sa ilalim. Yan, hindi sa ilalim. Bali, ipapatong natin sa ibabaw naman ng third strand. Yan na yung point na kung saan apektuhan na yung third strand. Okay. Kita na nyo. Ito yung pinakamalaga mga kasilip, yung third strand. Marami po ang nagkakamali dito kung saan papapasukin. Yan, ito po yung last and crucial stage ng ating paggawa ng ating crown. Ito yung unang stage gagawa tayo ng crown. Ayan, tingnan nyo. Isa, papasok natin sa loop mga kasilip. Pag napasok na sa loop, okay na yung ating crown. Ang gagawin na lang natin ay hihigpitan siya dahan-dahan, isa-isa. Isa-isa mga kasilip para hindi mabuka yung mga lubid na maayos pa yung pagkakalubid, yung pagkakalapat. Huwag nang mabuka. Okay, ito siya. Hawakan maigi. Isa-isang hilain hanggang makabuo tayo ng hugis corona. Yan ang hugis corona mga kasilip. Yan, yan ang tinatawag na crown sa ating splicing. Crown. Alright. Yan, hila-hilain ko lang para mas lalong humigpit. Ayan na. Yan. Make sure na wala siyang gaanong luag para mamaya pag splice natin maganda yung itsura ng ating in-splice. Okay na ito. Okay na to. Tingnan na lang natin yung pagkakasuot. Yan. Papakita ko lang sa inyo. At pangalawa, number 2 strand. Nakapasok sa pangatlo. Yan yung pangatlong strand, di ba? Okay. Sige, igpitan lang natin mga kasilip. At susunod, ayusin na natin siya. Ayusin natin. Tingnan din natin kung tama yung pagkakapasok. Yan mga kasilip. Ikutin pa natin ng isang beses para makita nyo pang maayos yung itsura niya. Okay na yan mga kasilip. So, since na meron na tayong corona, maaari na tayong mag-proceed sa ating splicing. Okay. Bali, ang ginawa natin, ipinorma lang natin yung lubid pabor sa ating kamay. Kasi ito yung ating dominant hand. Kung kaliwete po kayo,
kaliwang kamay naman yung inyong panghawak, yung kaliwang pang-splice. Ito yung number one strand, mga kasilip. Masdan nyo kung saan natin ipapasok. Bilang tayo. Pangalawa. Sa ilalim ng pangalawa, hanapin yung pinakamalapit na strand at sa ilalim ng pangalawang strand nyo ilagay. Yan. So, yan. Ipasok na natin. Yan na. Okay na yan, mga kasilip. Tingnan nyo. Ganyan ang forma pag naipasok ang unang strand. So, pangalawang strand, sa pagpasok ng pangalawang strand, ipipihit lang natin yung lubid papunta sa ating kanang kamay, which is ang ating dominant hand. Yan, ating kanang kamay. Gaya ng sinabi ko, shinare ko nung mga nakarang video natin, ang pihit ko lagi papunta sa kanan kasi yan yung aking dominant hand para hindi ako mawala. Ganun na rin po lamang yung inyong gawin, mga kasilip, advice lang para huwag kayong maligaw sa pag-splice ninyo. Ganun din yung gagawin natin. Skip tayo ng isang strand. Ipapasok natin yung pangalawang strand. Yan. Yan, ipasok na natin yung pangalawang strand, mga kasilip. Ganyan ang magiging itsura. One and two, okay na. Dalawang strand na. Sa pangatlong strand, mga kasilip, gaya ng shinare ko noong nakaraan, masdan nyo ito. Yan, yung naiipit yan. Yung naiipit ng first strand, dyan nyo ipapasok ngayon. Yan, skip ng isang strand, ipasok sa pangalawa. Okay, yan, hilahilahin lang natin, mga kasilip. Higpitan natin, higpitan. Yan, okay. Alright, yan yung ating crown at ang ating first stage ng ating back splice ay nagawa na natin. Okay. And so, mula dito, mga kasilip, wala na tayong problema. Ganun na rin lang yung gagawin natin. Dire-diretso na. I-skip tayo ng isang lubid. Ipapasok natin sa pangalawa, sa ilalim ng pangalawa. Yan. Ipapasok natin, since nylon to, matigas. Ang napapanood nyo po, mga kasilip, ay actual na splicing. Okay na to, mga kasilip. Hindi po tayo gumagamit ng kung ano pa man na gamit para mabuka yung mga strands, kaya matigas siya. At ito yung ating next strand na ipapasok. Skip ng isang lubid. Ipasok natin sa pangalawa. Ayan. Pihitin natin para mabukas. Ayan. So, naipasok na natin, mga kasilip. Yung una, dito na tayo sa pangalawa. Instead na papunta sa kaliwa, papunta dito sa ating kaliwang kamay, ipipihit natin siya papunta sa kanan. Kagaya nung ginagawa natin sa mga nakaraang splicing. Yan, tandaan nyo, mga kasilip. Yan. Yan yung pangatlong strand na ipapasok natin. Tandaan nyo. Yan. Ipasok. Skip ng isang strand. Tapos ipasok sa pangalawa. Yan na. Tuloy-tuloy na po yan, mga kasilip. Ang pinakamahalagang stage lang naman dito, mga kasilip, ay yung umpisa. Kailangan eksakto yung pagkakaporma sa paggawa nyo ng crown. Simula doon, pag nagawa nyo ng maayos yung crown, tuloy-tuloy na po yan, kagaya nung tinuro ko sa inyo nung mga nakaraang tutorial. By the way, mga kasilip, sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe sa ating channel, please click the like and subscribe button para po ma-update kayo or ma-notify kapag may mga bago akong video ang i-upload dito sa YouTube. Mga kasilip, okay na to. Ayan, okay na. So, ayan, meron pa pala. Higpitan natin, mga kasilip. Meron pang naipit, kaya check lang palagi. After makasuksok, i-check. Ayan. Ayan, okay na. Nakapasok na yung first strand. Dito tayo sa second strand, papunta sa kanang kamay. Number one, number two. Okay. Buksan, ipasok sa pangalawa. Okay. By the way, mga kasilip, para sa mga iba pang videos na in-upload ko regarding sa splicing, nakalagay po sa link below. Nilagay ko po dyan sa descriptions para po i-check nyo na rin kapag halimbawa may mga iba pang splices na gusto nyong matutunan. Ayan, mga kasilip, eto na yung third strand. Tuloy-tuloy na po ito.
Yan. Ginawa ko pong ganito yung tutorial natin para po hindi na po tayo paulit-ulit. Hindi na tayo magpo-pause tapos magpi-play. All we have to do is watch. Kung may lubid man tayo, sabayan na lang natin yung pasok natin, mga kasilip, yung pasok ng mga stands. Hindi po kayo maliligaw diyan. At sa mga gusto pong mag-comment, feel free to comment, tapos mag-suggest po kayo kung ano pong splicing ang susunod nating gagawin. Puwera lang po sa wire splice kasi wala tayong kagamitan dito. Yan mga kasilip. Alright. Yan, tuloy-tuloy na to. Sundan nyo na lang mga kasilip. Yan, hila. Bukod sa pampakapal at pampatibay ng lubid, mga kasilip, maaari nyo rin siyang gawin para maging hawakan ninyo, o hindi naman kaya maaari din siyang gawin upang maging design sa lubid. Okay. Ito yung pangalawa. Una, first, so iwas mo lang siya kagaya ng turo ko sa mga nakaraang tutorial video para hindi kayo ma-confuse. Pasok, skip na isang rope. Pasok sa pangalawa, ganun lang, pasunod-sunod mga kasilip, diretso na yan. Okay, tuloy-tuloy na mga kasilip, skip ng isa, pasok sa pangalawa. Ayan, skip ng isa, pasok sa pangalawa, ikot sa kanan. Ayan. Pakatapos ng pangalawang strand, ikot sa kaliwang kamay. Ayan, malapit na tayong matapos mga kasilip, kaliwang kamay, yan yung kaliwang kamay natin. Habang humahaba po yung splicing natin, kung maobserbahan nyo, patigas po siya ng patigas. Ganyan po ang karakteristik ng mga splices pagka nag-splicing ka. Patigas ng patigas habang pahaba ng pahaba yung splice. Yan, first strand. Tanda nyo, first strand. Yan, first strand. Ikot sa kanan. Second strand. Yan ang second strand. Third strand, which is the black na yung strand na may black tape. Pasok. Okay. Malapit na, isa na lang to, mga kasilip. Yan, maaari niyo na siyang putulin, depende po sa gusto nyo. Pero sa kasong ito, itutuloy na po natin kasi wala tayong pamputol. Okay, diretso. Hanggang sa maitak lang natin siya. Hanggang sa maiipit. Yan yung first strand. Ikot sa kanan. Pasok. Yan, matigas na mga kasilip. Nylon rope. Ikot sa kanan. Gawa tayo ng entrada. Yan. Ikot sa kaliwa. Yan yung ating last strand. Okay mga kasilip, patapos na ang ating back splice. Pit-pitin na lang natin ng konti. Pit-pitin, ikot-ikotin para mas lalo siyang mag-fit. Yan na yung ating back splice mga kasilip. Alright. And so, yan na guys, ang ating back splice. Matibay, makapal at maganda. Wala na siyang tastas. Okay, that's it for today's video. Maraming salamat sa panunood sa ating video ngayon. Bye-bye.